Yung pauwi na ako ng Pilipinas ngayon, mga kanoipi, yan na yung maliit ako. What's up, mga kanoipi? Bali ngayong araw na to, pagjuduty kami sa ibang lugar, ibang company. At isang buwang kaming magtatrabaho sa company na yon. Bali, naka-impacking na rin yung mga gamit namin at inaantay lang namin yung sasakyan namin papunta doon. Hindi ko alam kung sakop ng Taipei yun o sakop ng Taoyuan yung pupunta naming lugar. So, ilalagay ko na lang mamaya sa description kung saan lugar yung pupunta namin. Bali, dalawa kaming Pinoy na pupunta doon. Sana maganda yung trabaho doon at may overtime. Panibagong journey na naman to ni Kanoipi. So yan mga Kanoipi, yan yung truck na sasakyan namin at papunta na kami doon sa lugar na yon. Sana maayos doon sa pupunta natin. Taga Taoyuan, ma? Taoyuan, Taipei. Taipei. So, ayan, sa biyahe na kami ni Pambansang Repa. Yan pala yung kasama kong pupunta doon sa Taipei na yon, yung company na yon. Dari pang dalawang magkasama. Dalawang vlogger pang magkasama. Sana maganda yung company na pupunta namin at maganda rin yung kwarto. Kaya nga, yun yung pinoproblema natin, yung kwarto. Oo, kasi yung pag-ibang lahi yung kasama namin, lalo na Vietnamese daw yung mga nandun. Nagtatrabaho doon, walang Pinoy daw doon. Eh, paano yung mga gamit namin kung sakasakali, diba? Sana may isang kwarto na makalaan para sa lang atin. Sa amin. So, yun nga, maganda rin doon kasi bagong view, mga bagong trabaho. Isang buwan lang naman kami doon. At nakapagdag tayo ng panibagong lugar doon. Yes, so yun yung abangan nyo mga Kanoipi na panibagong lugar na journey namin pumunta doon sa Taipei. Isang bang bakasyon or pahirap, hindi namin alam, basta bahala na. Hindi namin alam yung trabaho doon, pero ayos lang din. Matututunan naman yan eh. So ayun nga mga Kanoipi. Sa 7 years ko dito sa Taiwan, ngayon lang ako malilipat ng company. Ngayon ko lang ma-experience yung magtrabaho sa ibang company. At ito pala yung driver namin ngayon. Yan, si Ape. Ah, ikaw naman. Ape. Okay, ma. Okay. Pwede. So yan, mabait naman yan eh. Pag nagbebenta kami ng mga karton, yan, may pa-merienda yan. May merienda lang. Oo. Oo. May merienda, may itlog pa. Oo. Wala na. Yung nangyayari ngayon sa amin, parang panibagong apply na naman to. Parang yung baguhan ka na naman na pagpunta ng ibang bansa. Ngayon, ganun yung mangyayari sa amin ngayon. Hindi namin alam yung pupuntan naming lugar. Hindi namin alam kung anong makakasama namin. Tsaka, first time natin makakasama ng Vietnamese. Sabi nila, Vietnamese daw yung mga nagtatrabaho doon. Wala daw Pilipino. Kaya, malaking challenge sa amin ni Pambansang Repay na makisalamuha sa halo-bilo ba? Ibang lahi. Sana mababait din sila. At magkaintindihan kami. Yun yung importante dyan. Friendly naman kami ni Kanoipi. At kami na lang mag-a-adjust siguro. Oo, talaga dalawa kami talaga mag-a-adjust doon. Kasi dalawa lang kaming Pinoy doon. Kumbiro mo, ikaw yung pupunta doon, tapos ikaw lang yung kakaiba doon. Mahirap makisihalo-halo-bilo, pero mag-a-adjust ka na lang. So ayun mga Kanoipi, kita-kita na lang tayo doon mamaya. At bibidyoan nga natin yung dadaanan natin para kabisado natin pumunta doon. Sana malapit lang yung parang city nila doon para mabilis tayong makagala ba, makabidyo-bidyo doon. Kahit lakad-lakad lang, pwede na yun.
Di katulad sa amin dyan, mga bukid-bukid lang. Dito sa Taiwan, walang mga toll gate na yan. Sensor lahat dito sa Taiwan, mga ka-rating. Kaya mabilis yung biyahe. Di katulad sa atin dyan sa Pilipinas, kahit expressway na yan, may mga toll gate pa. Useless din. Dito sa kanila, chips lang na ilalagay sa mismong sasakyan. Kasi sensor na lang nila yan dito sa expressway. Kaya dire-diretso yung biyahe. Pupuntan namin mga kanipi is magkatabi lang ng Taoyuan, tapos Taipei, nasa gitna daw yung pupuntan naming lugar. So medyo malapit na rin sa Taipei yun. At pagpunta daw namin doon, pagdating namin, trabaho agad, sabi ng driver namin eh. Siguro baba lang namin yung mga gamit namin, tapos diretso trabaho na. Ay, panibagong journey. Ayusin lang natin kunti yung mga gamit natin. Yung bed, saka na siguro. Mamayang gabi na. Mamayang hapon na. So, sigurado yun, alas 5 lang tayo, diba? Tapos, yun, saka tayo mag-ayos ng gamit. So, hindi ko muna kinuha si Solid ngayon, mga kanipi. Kasi hindi ko alam yung kung anong sitwasyon namin doon, kaya iniwan ko muna. Mahirap din, baka wala akong paglagyan kay Solid, baka manako pa doon. Alamin ko muna kung maganda yung lugar doon, saka ako babalikan si Solid o ipapadala na lang ng katrabaho ko dito sa pupunta namin, kasi may delivery truck naman doon eh, para makapag-bike-bike tayo dito sa pupunta nating lugar. So, siguro malapit na to. Baka industrial yun, no? Parang ganito lang, malapit na to eh. Kasi dito na tayo dumadaan sa mga ano. Pag ganito yung company natin, nasa syudad, ayos lang din. Oo. Kasi maganda yung view. Kasi sa amin mga kanipi, probinsya bukit, eh. Bukit na bukit. So, dito na yata. Bukit na bukit din sa amin eh. Malapit lang siguro sa bayan yung pupunta natin. So, sa mga kanipi dyan na nandito, pwede tayong mag-meet up dito kung sakasakali. Ilalagay ko na lang sa description yung lugar natin, yung pupunta naming company, para mag-meet up tayo doon sa mga kanoypi dyan. Para makasama kayo sa vlog. So, Guisan pala yung pupunta namin mga kanoypi, yung karatulan nyo, nakikita nyo. Yan kami pupunta, yung lugar na yan. Guisan. Kaliwa.
malapit sa Taoyuan at Taipei daw, nasa gitna daw yun eh. Lapit-lapit na tayo sa pupuntan natin. Okay. Yun, Guisan pala yung lugar na yun pupuntan namin. So, sana malapit lang ko sa bayan para makapag-vlog tayo dito. Makagala-gala tayo. Lapit na palang bundok dito, no? Tama nga yata yung sinabi sa akin na malapit sa bundok yun. Pabundok daw, ipakyat daw eh. Sabi ng bes. Oo. Tapos may katapat na company. May mga Pinoy daw doon. Ayos lang din, no? Oo, pabundok na yan, no? Pabundok na nga yan, no? Siguro, sabi ng driver na to, katabi daw niya yung Taipei, oh. Di siguro pagtawid lang ng bundok, Taipei na yan. Hindi mo natin, man. Tatawid yung bundok. Pag ano, ipapakuha ko na lang si Solid para makapag-break-break tayo dito. Tsaka mahirap din dito yung ano, sakayan. Bastong. Oh, yun yung sakayan medyo mismo. Medyo malayo na tayo sa ano. Sana, sa mga train station. Sana may malapit yung bus stop dyan para may sakyan tayo. Unang-una pa lang, alamin na natin agad yung kung paano pumunta ng Taipei, train ano? Station. Train yung station. Tatanong natin yan mamaya sa mga Vietnamese dyan. Malapit na kami. Yan, nakikita nyo, bundok na yung mga kanaypil. Bumundok tayo ah. Oh, baka yun na nga ah. Bundok na bundok. Baka yun na, mga malalaking building na yun. Lapit na tayo. So, uwi oh. Oh, tama yung sinabi niya, Ambes. Malapit na so uwi, sabi. Malapit na so uwi. So uwi ano? Oh, yung so uwi oh. Pag-sumi lang yan, pwede natin umayin niya. Mga kanoy, pinandito na tayo sa Chalili Company. Grabe, dito pala sa bundok na to. Wala pang makitang sasakyan. Chalili? Tara, baba na tayo. The next day. So ayan nga mga kanoy, kaya lang tayo makakapag-video vlog kasi pangalawang araw na namin dito sa bagong company namin. Nag-a-adjust pa rin ako. Kasi ang hirap mga kanoy pe. Lalo na hindi pa tayo marunong masyadong mag-Taiwanese, mag-Mandarin. Siyempre nakakaintindi naman tayo pero mahirap yung panibagong trabaho na naman. Nangangapa ako sa trabaho namin. Ang daming kailangang matutunan kasi yung pagsusukat pa, yung pag-operate ng machine. Mabilisan yung trabaho nila dito sa bago naming company na nalipatan. 10 buwan lang naman kami dito mga kanoypi. Kaya pagtitiis na lang yan yung gagawin natin. Kahit mahirap, kailangan nating gawin, di ba? Ang gagawin namin mga kanoypi, bibili muna kami dito sa tindahan ng Taiko. Bibili kami ng may luluto naming baboy. Sana meron dito. Galing na kami dito kahapon, hindi kami nakabili. Tinignan lang namin yung kung may bibilin namin dito, kung meron. So tara, pasukin natin. Day 2 namin ngayon dito sa bagong company. May overtime na kami kanina, binigyan na kami. Kasi nakuha na namin yung technique ng trabaho dito. Kaso mabilisan talaga yung trabaho dito mga kanoypi. Paspasan talaga, hindi katulad dun sa dati naming company. So bili lang kami mga kanoypi. Balikan ko kayo mamaya. So ayan mga kanoypi, ito na yung binili namin ni Pambansang Repa yan. Grocery namin ng ilang araw to. Mag-aadobo kami mamaya kasi ang hirap talaga. Pero dito naman kasi sa company na to, libre yung pentang namin. Ang sasarap pa ng pentang. Bagong luto. Di katulad sa dati naming company. Di makain. Company pa rin natin, babalik naman tayo doon. 10 buwan lang naman dito eh. Temporary lang naman kami dito mga kanoypi.
kahit papaano, masarap yung pentang namin na kinakain. Tanghalian, tapos hapunan, may pentang kami. Kahit walang overtime, may pentang. Yung grocery natin, pang almusal lang. Oo, almusal lang yung lulutuin namin, mga kanoypi. Kasi walang almusal dito. At sa susunod na lang ako na mag sa shoutout, mga kanoypi. Pagod kayo, pagod kami. Nakakapagod. Mag-a-adjust muna kami dito sa alam nyo na, mga kanoypi. Bali, pasensya muna na hindi ako makapag-shoutout ngayon. Sa next vlog, mga kanoypi. So, dito ko muna tatapusin ang video vlog na to, mga kanoypi. Maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi sa mga video vlog na ina-upload ko dito sa bansang Taiwan. At huwag nyong kalimutang i-like tong video na to at mag-subscribe na rin kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Siyempre, subscribe nyo rin ako. Yun, pumbansang rep pa. Yun, thank you so much mga kanoypi. Kita-kita na lang tayo sa next vlog. Peace out! Yeah.